Masaya naman ako at nandito kayo ngayong araw at alam kong handa kayo sa isang magandang aralin. Tara, samahan niyo ako, meron akong ipapakita sa inyo. Alamin natin kung ang mga sumusunod na bagay ay lumulutang o lumulubog. Narito ang mga bagay na dapat nating alamin. Palanggana na may tubig o sa Ingles, basin with water. Mga barya o coins. Kutsarang metal o metal spoon. Bote ng plastic o plastic bottle, balat ng candy o candy wrapper, at bato, sa Ingles ay stone. Float or sink, lulubog o lulutang. Ang mga bagay na lumulutang ay bote ng plastic o plastic bottle at balat ng candy o candy wrapper. Ang mga bagay naman na lumulubog ay ang mga barya o coins, kutsarang metal o metal spoon at bato o stone. Alam nyo ba na ang bawat bagay na ginawa sa ating mundo ay may kanya-kanyang gamit? Ang payong ay ginawa upang hindi tayo mabasa sa ulan. Ang tuwalya o pamunas ay ginawa upang gamitin natin pangpunas sa mga basa, basang katawan o kahit anong nalagyan ng tubig. Ang mop, ginagamit din itong pampunas ng sahig.
Mayroon ding mga bagay na nakakasipsip o nakakapag-absorb ng liquid o tubig. Porous materials ang tawag sa mga bagay na nag-a-absorb ng tubig. They have small holes or pores that can absorb air or water. Katulad ng sponge, kung mapapansin ninyo, ang sponge ay maraming butas kung saan nakakapag-absorb siya ng tubig. Narito ang halimbawa ng mga porous materials. Sponge, mop, tela o fabric, cotton at ang paper towels. Ang mga bagay na ito ay maganda sa pagpapatuyo o pagpupunas ng mga liquid o basa. Sa ating bahay pa lamang, marami na tayong makikitang mga porous materials. Tulad ng sponge, mop, tela, bulak o cotton, at paper towel. Ang payong o umbrella, glass, rubber boots, at metal ay tinatawag naman nating mga non-porous materials. These materials do not absorb water. Hindi sila nakakapag-absorb o sumisipsip ng tubig dahil wala silang mga maliliit na butas o small holes or pores to let the water in. Maganda ang mga bagay na ito upang protektahan tayo sa tubig o sa liquid. Ang mga sariwang gulay at prutas, maging ang pinagbalatan nito, mga isda at mga hayop na namatay, pati na rin ang mga nabulok na gulay at prutas, ay tinatawag natin na biodegradable materials. These materials have the ability to decay o may kakayanang mabulok. Samantala, ang tin can, ang styrofoam, ang plastic bottles, at mga metal ay kabilang sa mga non-biodegradable materials dahil sila ay hindi nabubulok o materials that do not decay. Kaya nga ang mga bagay na ito ay dapat nating iwasang itapon sa ating mga kapaligiran dahil ito ay nakakasira ng ating paligid. Maaari rin tayong makakuha ng mga sakit na maaaring humantong din sa